So yung wire niya is plug and play. So ito yung mga ano niya, wire niya. Shout out kay Kaparek Macu. Shout out kay NNJ007 Motovlog. Shout out kay Jacqueline Cortez Laya. Shout out kay Yoms Motoventure TV. Daming sakyan na. Kaya so magte-testing tayo ngayon ng ano. Bali pinalitan ko yung ano, panels pinuwider. So andito na lahat yung ano niya. Mga information, yung mga indicator niya andito na lahat. So andito na lahat yung ano niya. Meron yung indicator ng ano, voltmeter, kilometer, yung kanyang ano, fuel, RPM. Saka yung ano, speedometer niya. Testing natin mamaya. So accurate rin yung ano niya, RPM. Ganda rin yung response niya. Hindi katulad ng iba na ano, na aftermarket na iba na nalalagay na ganito. Kapag binibirit mo siya, hindi siya ano, parang hindi sakto sang tawag nito, parang hindi siya masyadong sakto yung RPM niya. Pag binirit mo siya, delay yung iba. At saka delay rin bumaba yung RPM. Ito, pag pinigam mo kaagad, aangat kaagad yung RPM. So yung ano niya pala, RPM gauge. So hanggang ano siya, hanggang 10 yung RPM niya. Yung ano pala to, na speedometer panel niya, kuso. Bali ang bili daw niya, hindi ko lang alam yung sakto. Bali 6,000 mahigit daw yung ano nito, price niya, itong speedometer panel na kuso. So ayan yung RPM niya. Kung makikita nyo ay accurate siya. So yung wire niya is plug and play. So ito yung mga ano niya, wire niya. Bali di sakit lahat. Hindi ka magpuputol ng wire. Bali saksakan lang lahat. Tapos mayroon ding connection siya sa may baterya. Ito yung galing sa speedometer, yung RPM. So andito yung control ng RPM niya. Wala kang magiging problema dito kasi lagayan lang. Hindi ka na magkakaproblema sa pag-wiring. So andito na lahat yung ano niya. So andito na lahat yung flasher. Kabilaan. Tapos high beam. So andito dyan rin yung high beam niya. So meron din siyang check engine, RPM, voltmeter, tapos yung gauge ng gasolina niya, yung gas, tapos yung speedometer. So nakita naman ninyo kanina. At saka meron din siyang ano, idling stop, pero wala siyang ano, wala siyang switch kasi ano to eh, yung old model na MIUI. So andito rin yung adjustan ng mga ano niya, orasan sa yung mga kilometer niya. So ito rin yung select niya. So kung bibili kayo ng kuso, hindi kayo magkakaproblema sa pagkabit kasi ano lang siya, salpakan lang siya. So bali take to ng ano, test drive natin kasi nga hindi pa natin na set ng maigi yung kanyang speedometer panel, yung kanyang ano, digital speedometer. Kailangan kung magpapakabit kayo ng ganitong digital speedometer, lalo na itong kuso, may dalawa siyang settings. Yung una, yung naka-on na settings at saka naka-off na settings. So malilito kayo talaga. Yung kanyang kasing manual, hindi siya gaanong accurate kung babasahin mo yung kanyang manual kasi medyo parang magulo. So kailangan kung papakabit kayo ng ganitong ano, speedometer,
So dun sa may nakakaalam. Pero yung kanyang kabitan ng mga wiring is madali lang. Pwedeng kayo lang magkabit tapos ipapaset nyo sa ano, may alam. Kanina nga eh nagwa-warning siya ng ano, 90. So titingnan natin kung magwa-warning pa rin siya ng 90. So umpisa yata siya sa ano eh, nagwa-warning eh. Kanina mga ayaw ko lang kung 80, pero 90 malam ko nagwa-warning na siya. So pangalawang test drive natin to, kasi hindi natin na-set kanina yung ano, yung kanyang digital speedometer, yung kanyang lahat, yung RPM, kung kailan siya mag ano, mag-blink kapag naabot niya yung RPM niya. Hindi kasi natin na-set kanina. Kaya kapag 7 pa lang yung RPM niya kanina is nag-blink na siya, kasi nga ano, doon siya nakaset sa 7 RPM at saka sa ano, 90 na ano. So yung gulong pala nito is 90-90 sa likod, yung kanyang gulong, tapos 70-90 sa harap. Kaya hindi na siya nagwa-warning. So malakas ang hangin talaga. Ano, hindi natin matap speed ng maigi kasi nga malakas yung hangin. So ang kinaganda pala nito, ano pala, pag hiniram ng ano, kaibigan mo or yung kapatid mo, malalaman mo kapag ano niya, pag ano niya, pag ginamit niya, kapag pinatapo niya ng mabilis. So marirecord nitong ano, digital speedometer kung ilan yung tinap speed nung gumamit or yung humiram ng motor mo. So ma-record niya kung tuwakbo siya ba siya ng 100, 105. So malalaman mo kung talagang ano niya, kung talagang winaswas niya yung motor mo. So ito pala yung maganda dito, kapag hinira, malalaman mo talaga kung pinatakbo niya mabilis o mabagal din siyang nagpatakbo. Ah, daming sasakyan.